WOA Fairy Tales. Noong unang panahon, sa isang nayon, mayroong isang magandang babae na nangangalang Ella. Masaya siyang nakatira kasama ang kanyang mga magulang sa isang magandang bahay. Sa kasamaang palad, isang araw, nang nasa bingit ng kamatayan ng kanyang ina, hiniling niya sa kanyang anak na kausapin ito para sabihin ang huling habilin niya. Ella, aking mahal na anak, kailangan ko nang magpaalam. Mamumuhay ka ng masaya, maging masipag at huwag kalimutang tulungan ang ibang tao. Inay, huwag! Huwag mong sabihin yan! Gagaling ka! Ngunit hindi umayon ang kapalaran sa inaasahan niya. Ang kanyang ina ay pumanaw matapos itong magsalita. Hindi, inay! Hindi! Ang kanyang ama ay muling nag-asawa pagkamatay ng kanyang ina. Ang madrasta ni Ella ay may dalawang anak. Mabuti ang pagtrato nila kay Ella noong una para makuha nila ang buong tiwala ng kanyang ama. Mukhang mahal ng bago kong asawa si Ella. Hay, salamat. Ilang araw ang nakalipas, ang ama niya ay kailangang magtrabaho sa malayong lugar ng mahabang panahon. Siniguro niya na maaalagaan ng mabuti ng kanyang bagong asawa si Ella. Pagkaalis ng kanyang ama, lumabas ang tunay na ugali ng madrasta. Pinilit niyang lumipat si Ella sa silid sa may bubungan at matulog sa lumang kama. Higit pa rito, kinuha niya lahat ng magagandang damit ni Ella para sa kanyang mga anak. Mula ngayon, ito na ang iyong silid. Kailangan mong gawin ang lahat ng gawaing bahay at dahil doon, hindi ka kailanman magsusuot ng magandang damit. Simula noon, hindi lamang si Ella ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay, ngunit siya rin ay pinagtrabaho mula umaga hanggang hating gabi. Samantala, ang kanyang dalawang kapatid ay hindi kailanman nagtrabaho at tumulong sa kanya. Dahil kailangan niyang gawin ang lahat ng gawaing bahay, ang mukha ni Ella ay napakadumi araw-araw. Wala siyang magarang damit at mukha siyang gusgusin. Dahil doon, kinutsa siya ng kanyang madrasta at dalawang kapatid. Ella, bakit ganyan ang itsura mo palagi? Nakita mo bang iyong sarili sa salamin? Tama, napakadumi niya. Mula ngayon, tatawagin ka naming Cinderella. Naralapat lang ito sa iyo. Magaling. Tama, dapat Cinderella. Hindi bagay sa kanya ang magandang pangalang Ella. Simula noon, ang batang babae ay pinangalan ng Cinderella. Kinutya siya at minaltrato ng buong pamilya. Hindi siya nagkaroon ng maayos na pagkain dahil kinakailangan niya ang paglingkuran ng kanyang madrasta at dalawang kapatid. Inay, maaari ba akong kumain? Gutom na ako. Umalis ka sa harap ko. Pinapayagan lang kitang kainin ang mga tira namin kapag tapos na kaming kumain, naiintindihan mo? Dahil nasa bahay lang siya buong araw, si Cinderella ay walang kaibigan. Nakipagkaibigan lamang siya sa dalawang naga sa kanyang silid at isang maya na naninirahan sa may bintana. Sa kabila ng kaunting pagkain araw-araw, ipinagtatabi niya pa din ang makakain ng dalawang daga at maya. Tunangin yung pagkain. Marahil ay gutom na kayo. Halikayo at kainin ng mga ito. Isang araw, iniutos ng hari sa tagapagsalita na ipahayag ang pagdiriwang na magaganap sa palasyo. Sa bisperas ng bagong taon, ipinagdiriwang ng hari ang isang piging kung saan ang prinsipe ay maaaring pumili ng kanyang mapapangasawa. Iniimbitahan ng hari ang lahat ng mga babae na nasa tamang edad na dumalo. Lahat ng mga babae sa kaharian ay natuwa sa balitang ito. Alam ni Cinderella na hindi siya papayagan ang kanyang madrasta na dumalo, ngunit sinubukan pa rin niyang magpaalam dito. Ina, maaari ba akong pumunta sa pagdiriwang? Ano? Gusto mo rin pumunta? Sige, ngunit kailangan mo munang tulungan ang iyong mga kapatid na ihanda ang kanilang mga sarili. Tuwang-tuwa si Cinderella dahil kahit papano ay magkakaroon siya ng pagkakataong pumunta sa pagdiriwang. Masaya niyang inihanda ang mga damit at iniayos ang buhok para sa kanyang mga kapatid. Bilisan mo, Cinderella, ang bagal mo naman. Kailan mo ko aayusan? Nang magawa ang lahat, pinigyan ng madrasta si Cinderella ng isang basket ng gisantes at hinaluan ng itim na buto at inutusang paghiwalayin ng mga ito.
Paghiwalayin mo ang mga butong ito. Pagkatapos ay maaari ka nang pumunta sa piging. Nagulat si Cinderella. Tila imposibleng matapos niya ang gawain at pumunta sa pagdiriwang sa oras. Nang makita iyon, sinubukan ng dalawang daga paghiwalayin ang mga buto para kay Cinderella. Tinawag din ng mga maya ang kanyang mga kaibigan upang tulungan si Cinderella. Natapos nila ang gawain sa loob lang ng kalahating oras. Tuwang-tuwa siyang sinabi sa kanyang madrasta na natapos niya na ito. Inay, lahat po ng inutos niyo sa akin ay natapos ko na. Maari na po ba akong sumama sa inyo at aking mga kapatid sa piging? Gusto mong sumama sa piging? Hindi! Siguradong mapapahiya kami sa iyong itsura. Manatili ka sa bahay at maglinis. Kung hindi, tignan natin kung anong mangyayari sa iyo. Pagkatapos nito, ay umalis ang madrasta at ang dalawang kapatid. Malungkot na naiwan si Cinderella. Hindi niya alam kung anong gagawin, kaya't naupo na lang siya at umiyak. Ang dalawang daga at ang maya ay lumapit sa kanyang tabi. Biglang may isang liwanag ang lumabas at ang engkantada ay lumitaw kaya't gulat na gulat si Cinderella. Kawawang bata, bakit ka umiiyak? Ang aking madrasta at dalawang kapatid na may magarang damit ay nagpunta sa pagdiriwang para makilala ang prinsipe. Samantalang ako ay naiwan sa bahay upang magtrabaho hanggang hating gabi. Wala din akong may susuot kaya't napakalungkot ko. Huwag kang magalala, aking mahal. Dahil ikaw ay isang mabait at masipag at matapat na babae, tutulungan kita na pumunta sa pagdiriwang. Pagkatapos ay ginamit ng diwata ang kanyang mahiga upang gawing karawahe ang kalabasa. Ang dalawang daga ay naging dalawang kabayo at ang maya ay isang kutsero upang dalhin si Cinderella sa palasyo. Pumunta ka sa piging sa pamamagitan ng karawaheng ito, ngunit makikilala ka nila kapag ganito ang damit mo. Hayaan mo kong tulungan ka. Itinaas muli ng diwata ang kanyang kamay at sa isang iglap, si Cinderella ay may suot na maganda at magarang bestida. Wow! Ngayon, maaari ka nang pumunta. Ngunit tandaan mo na ang aking mahika ay may bisa lamang hanggang hating gabi, kaya dapat kang umuwi bago ang oras na iyon. Opo, tatandaan ko po ito. Maraming salamat! Sumakay siya sa karwahe at nagpunta sa piging. Halos hating gabi na nang dumating siya. Si Cinderella ay pumasok sa palasyo at nagtinginan ng may paghanga ang lahat ng tao. Naku, hindi pa ako nakakilala sa karang ito na napakagandang babae tulad niya. Ako rin, kasing ganda niya ang isang diwata. Walang alinlangan, hindi may iwasan ng prinsipe na tumingin sa kanya. Alam niyang nahulog siya sa unang tingin pa lamang. Pagkatapos ay lumapit siya kay Cinderella at inanyayahan itong sumayaw. Isang karangalan ito. Maaaring pa kitang anyayahang sumayaw, magandang dilag? Ito ay aking kasiyahan, prinsipe. Nagsimula silang magsayaw. Hindi maalis ng prinsipe ang tingin kay Cinderella. Nakakatunaw ang titig ng prinsipe at nagpatuloy silang sumayaw buong gabi. Biglang napansin ni Cinderella na 5 minuto na lang ang natitira bago maghating gabi. Paumanhin, ngunit oras na para umuwi ako. Habang pasakay sa karwahe, nahulog ang kanyang babasaging sapatos. Ngunit wala nang oras si Cinderella na bumalik upang kunin ito. Sumakay siya sa karwahe at nagmamadaling umuwi sa kanilang bahay. Hinabol siya ng prinsipe ngunit hindi niya ito naabutan nang makalabas ito sa palasyo na wala na si Cinderella. Ngunit nakita ng prinsipe ang nahulog na sapatos sa hagdan. Mula sa araw na iyon, ang prinsipe ay sumama sa kanyang mga kawal upang hanapin sa buong kaharian ang nagmamay-ari ng sapatos upang maging asawa niya. Mahigit 1 buwan na ang nakakalipas, marami na siyang bahay na napuntahan, ngunit hindi pa rin niya makita ang babae na kakasya sa babasaging sapatos. Ang bahay ni na Cinderella ang huli niyang narating. Narito ang prinsipe! Dala niya ang sapatos ko! Kailangan kong bumaba upang sukatin ito. Sigurado akong makikilala niya ako. Ngunit nang palabas na siya sa pintuan, nakasalubong niya ang kanyang madrasta. Kailangan mong manatili dito. Paano ka naglakas ng loob makilala ang prinsipe, ang taong tulad mo? Ang pangaraping maging isang prinsesa? Pakiusap, ina! Pakiusap! Hayaan mo akong bumaba! Manahimik ka at manatili dito!
Pagkatapos ay kinandado ng madrasa si Cinderella sa loob ng silid. Ngunit hindi niya alam na ang kaibigan ni Cinderella, ang Maya, ay lumipad sa likuran niya. Pagbaba nito, ninakaw niya ang susi at binigay kay Cinderella. Dahil sa kanilang malaking paa, hindi magkasya sa sapatos ang dalawang kapatid ni Cinderella. Meron pa bang nakatira sa bahay ninyo? Wala na po, aking prinsipe. Meron lamang kaming dalawang anak na babae. Prinsipe, sandali! Hindi ko pa nasusubukan ang sapatos. Cinderella, ang kapal ng mukha mong tagalingkod ka. Bakit ka nangahas pumunta dito? Paumanhin po, prinsipe. Ito ang aming tagalingkod na hindi naman dumalo sa piging. Paano magiging kanya ang sapatos na ito? Manahimik ka! Bakit mo ako niloloko? Haharapin kita mamaya. Sandali! Bakit parang pamilyar ang babaeng ito? Dapat niyang subukan ng sapatos. Matapos ay tinulungan niya si Cinderella sukatin ang sapatos. Laking gulat nila nang magkasya ang sapatos sa kanya. Ikaw ang kasayaw ko ng gabing iyon, aking prinsesa. Pakiusap, bumalik ka na sa palasyo kasama ako. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Mga bantay, kunin sila at ikulong ninyo para sa akin. Ang kasal ng prinsipe at Cinderella ay tahimik na ginanap at may pagpapala ng lahat. Masaya silang namuhay magpakailanman.